Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang araw po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginamit niya ang programang Tinapay mula sa langit upang mas maintindihan pa po natin ang kanyang mga salita. Nagpapasalamat din ako dahil nga nagsimula ito sa Genesis nitong taong 2022, kaya mas nagkaroon pa ako ng deeper understanding at mas naintindihan ko ang mga kwento sa Book of Genesis. At isa pa ay, ito ay naging isang paalala sa atin na kailangan talaga nating isik ang presensya ng ating Panginoon umaga pa lang dahil ito ang maging gabay natin sa buong araw. Yun lamang po at marami pong salamat. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat Sister Rika sa iyong testimony. Tunay nga na marami pong pinagpapala at pagpapalain sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kaya't patuloy po nating subaybayan ang ating tinapay mula sa langit at lalong-lalo na po dito sa pangalawang series na meron po tayo, ang Book of Exodus. At dito po sa Book of Exodus, tayo po ay may 40 chapters at tinubuo po ito ng 5 points na kung saan may didiscuss or ating matututunan ang fulfillment of God's promises to Abraham, Isaac, and Jacob. So ito po yung kasagutan sa mga pinangako, panahon nila Abraham, Isaac, at Jacob sa Book of Genesis. Pangalawa po is yung pinaka-main theme ng ating libro is yung salvation and redemption from slavery. So tunay nga na may kaligtasan doon sa mga Israelites na kung saan after so many years ay naging slave sila dahil sa dumami ang kanilang lahi. Pangatlo po is yung they will experience God's manifestation of His wonderful enveloping presence. Yung tinatawag po nating Shekinah glory or divine presence na kung saan naging ilaw or clouds by day and fire at night na nila ang Panginoon during their travel going to promised land. Pang-apat po is God provided the law, the Ten Commandments as their guide to live a holy, righteous, pleasing, and acceptable life with God. Ang tunay na relasyon na gusto ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Pang-lima po is yung makikilala po natin ang ating great leader po dito na kung saan siya rin ang writer ng Book of Exodus na si Moses, a humble leader and a friend of God. So makikita natin yung buhay niya, kung paano siya naging kaibigan ng Diyos, at isang humble leader, marami tayong matutunan sa kanyang buhay. So, yun lang po at patuloy po nating subaybayan ang tinapay mula sa langit alas 5:30 ng umaga at patuloy po nating i-share, i-like, i-subscribe at tuloy na maging pagpapala tayo po sa bawat isa. Pwede niyo po i-send ang mga inyong testimony sa ating email na naka-post po sa baba ng video na ito upang patuloy po tayong marinig at ma-encourage po ang ating mga speakers at ang ministry na ito sa paglilingkod sa Panginoon. God bless us all. To God be all the glory. Amen.